Good day everyone, good day one Kainta College, and good day sa aking 91 subscribers. Yon, 90, nadagdagan ng isa, 91. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay upang maintindihan ninyo yung documentation ng aming project, yung aquaponic and aquaponic system. Kasi nagsimula kami sa hydroponic, ngayon in-upgrade namin. Na-inspired kami dun sa mga video na napapanood namin, especially ako, napanood ko sa YouTube, no, yung kanilang aquaponic system. So ngayon kumuha tayo ng mga idea at nagkaroon nga tayo ng aquaponic dito sa aming paaralan. Okay, last video pinakita namin sa inyo kung paano yung preparation namin para sa pagpupunla, and this morning, this day, ipapakita namin sa inyo yung version din namin. So sa pamagitan din ng mga video na napanood namin sa YouTube. Okay, so ngayon ready na yung aming materials, yung lupa at yung buto na gagamitin natin. Okay, maghahanda kami ng lettuce at syempre ang favorite din ng lahat, mga pangsahog sa ating mga niluluto, ang pechay. Okay, eto po. So ayan, binuksan ko na yung ito, nabili lang namin sa, nabili ko lang ito sa isang supermarket. Ayan, lettuce and pechay. Okay, kung wala kayong mahihingi sa agriculture, bumili na lang kayo. Ayan, so isasaboy lang natin ito sa ating, ito, yung punlaan natin. Okay, saboy lang natin. And tutubo ito 5 to 7 days. So makikita na natin kung lahat ng inilagay nating punla, ayan, ay buhay. Okay, so sinaboy ko lang siya. Ayan, nandiyan na siya yung mixture. Lulubog-lubog lang natin, and then mamaya anong po ng tubig. Ayan. Okay, and then pagkatapos nito, kailangan na arawan siya, no? So ilalagay ko siya dun sa rooftop. Tara, samahan nyo ako, ilalagay ko ito sa rooftop dun malapit sa isang opisina. Kasi doon na, dito sa school, syempre yung mga building, no, yung mga bahay na may shadow na, kaya kailangan direct sunlight. Ayon sa aking napanood sa YouTube, direct sunlight yung ating mga punla. Okay, tara, samahan nyo ako. Yeah. Ayan, dun tayo sa third floor. Adun kasi yung direct sunlight. Okay, ayan. So nandito na tayo sa third floor. Angat ko lang. Hawak-hawak ko kasi wala pa si Sir Johnny. Okay, ayan. Sa baba ka muna. Ayan, talagang dito direkta yung init, no? O, kita nyo naman. So ito yung third floor ng aming building. Dito rin sa malapit sa opisina ko. Hiningal ako. Ayan. So direct sunlight. At sana ma-germinate lahat. Okay? So ang gagawin ko dito, pag hapon ipapasok ko siya. Pero syempre mamaya mayari ng mga, alam mo na, mga ibon, yung mga paborito nila eh. Okay, so 5 to 7 days yung punla, tutubo na. And according dun sa mga expert, i-observe kung yung mga dahon, pag nakadalawang dahon na, yung original na talagang dahon niya na, ayan, pwede na siyang i-transplant. So, hanggang dito na lang po ang aking munting video.
Salamat sa patuloy. Ayan, 91 subscribers. Kung meron mang natutunan sa aming, sa aking video, eh maraming salamat. Pwede pong paki-share na lang or pa-subscribe na lang. No, pa-subscribe na lang ng aking Munting Channel. Napakahirap pala pag magdo-document ka ng nire-record mo, naka-vlog. Vlog. Okay? So hanggang dito na lamang po muli. Maraming salamat and God bless us all. Ingat palagi.